Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi. Magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan, pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin. Ang tuklasin natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acetic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubuhan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat at Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati na regatan nak nga maturog tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin niyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagi. Thank you.
ni Bubut Buak 15 years, taga District 1, Benito Sulibin, Sabela. Manipo di nagtumarak, iti inyon advance, talaga mariknak, iti bagik nga mayat. Mayat tipan naturog ko, kain pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga diya makaturturog. Ngumidi nagtumarak, iti inyon advance, isumutan si mayat tipan naturog ko. Sungan o kayat yung mayat te ipumiksa, kain mayat tipan naturog na, agtumar kayo, iti inyon advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asma, Immune Advance na lang po yung inumin niyo. Ako nga po pala si Casey Petty Talagtag, 19 taon na kulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Platinum Pro,
ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Alam mo ba na ang flavonoids ay mabisang sangkap ng mga green leafy vegetables at kasama sa mga medicinal plants? Ito ay naglalaman ng mga benepisyo na tumutulong alagaan ang ating atay, puso at isip at nakatutulong din sa pagbawas sa mga pananakit ng katawan. Pinag-aralan ng maraming universidad at mga siyentipiko. Kaya narito ang Flavon Pro. Flavon Pro. Ang Flavon Pro ay may mga sangkap ng yerba buena, moringa, lagundi at 110% reni ng vitamin C. Ang Flavon Pro ay gawa sa mga all-natural medicinal plants at 100% gawang Pinoy. Kaya palaging tandaan, Flavon Pro. Yes, Flavon Pro. Flavon Pro, kasama ang tamang diet at exercise, ang partner mo sa pang-araw-araw na kilos at madaling paggalaw sa umaga, tanghali at gabi. Ang Flavon Pro ay mabibili sa mga suking botika, Lazada at Shopee o kaya'y tumawag sa aming hotline 0919-000-1738. Flavon Pro. Flavon Pro. Flavon Pro. Mahalagang paalala, ang Flavon Pro ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tinapayan Festival is the house of bread. Tinapay ay anong sarap, pumiinis the best. Lahat dito ng tinapay ay hahanapin tunay. Tinapayan Festival is the house of bread ninyo. Is the house of bread ninyo. Ang bisa ng 600 mg caplet at yerba buena, moringa, lagundi at vitamin C na mga go food for morning flexibility and whole day mobility. Kaya walang aray sa palaging pagkilos. Platinum Pro. Platinum Pro. Tinapayan Festival is the house of bread. Tinapay ay anong sarap, pumiinis the best. Lahat dito ng tinapay ay hahanapin tunay. Tinapayan Festival is the house of bread ninyo. Is the house of bread ninyo. Daw sa Indong Gabos na Makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang Tuklasin Natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915-258-4091 o mag-iwan po kayo ng mga katanungan o komento sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan Channel o Katipunan ng Demokratikong Pilipino FB page at syempre ang ating pong YouTube, Rumble at X. At kung may nais naman po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan, magpadala lamang po ng sulat troniko sa tuklasinnatin@yahoo.com. Nako, ngayon ay isang oras na naman po tayong magtatalakayan. And this time, ang ating pong makakapanayam ay isang dilag at pero kahit na nakikita natin na siya ay nasa batang gulang pa, hindi naman po batang-bata, pero makikita po natin ang magandang dilag na ating panauhin po ngayon ay talagang bagamat bata pa sa itsura, pero napakalaman po ng kanyang kaisipan at karanasan pagdating sa lehislatura at pagpapatupad ng mga batas.
magandang ipakilala muna po natin at pabatiin muna natin ngayon sa ikalawang pagkakataon sa tuklasin natin. Walang iba kundi si Ma'am Mona Celine Yap. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Mona. Magandang hapon po, Ms. Kathy, at magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig po sa ating programang ito. Okay, katulad po ng layunin ng tuklasin natin, tutuklasin ang mga dapat malaman ng sambayanan. Kaya sa hapon pong ito ay samahan niyo po akong tuklasin ang tungkol sa isang division diyan sa local government ng Quezon City kung saan tinawag itong Quezon City Small Business and Cooperative Development Promotion Office. Kung ano ito ay ibibigay po natin yan sa ilang saglit. Pansamantala ay itanong muna natin kay Ma'am Mona kung ano ba ang kanyang kwento, no, sa loob at labas ng kanyang pagsaservisyo sa pamahalaan. Simula natin, Ma'am Celine, sa iyong kabataan. Ano ba ang pinagkakaabalahan ng isang Celine Yap at ano ba ang iyong natapos? Ayan po. Magandang hapon po ulit. Ikukwento ko lang po, hindi naman po ganun po kahaba pa ang aking buhay. Ako po ay 32 years old pa po. At nagsimula po ako sa gobyerno po at a very young age. Hindi po ako, never po ako nag-private company. Simula ko po ay NGO po talaga at development work. So 2012 po, graduate po ako mula po sa Ateneo de Manila University at nagsimula po ako agad sa ating isang non-government organization kung saan po kami ay tumulong ipahatid ang ating mga programa sa iba't ibang mga barangay po sa Pilipinas. So ito po ay mga health programs, education programs at iba't ibang mga services po ng ating bansa. Nag-start po ako ng formal government work noong 2015. Nagsimula po ako sa Senate of the Philippines under po sa dating opisina po ni Senator Paolo Benigno Bamaquino bilang isang programs officer. So ano po ba ang ginawa namin doon? Ang Senate po ay task to pass yung mga legislation po sa ating bansa. Pero gusto po namin na mas extra po ang gawin namin. Hindi lang po nagpapasa ng batas, kundi tinutulungan din po namin ang lead agency na mag-i-implement itong batas na to para po hand in hand po kami mag-work together. So ang pinaka-main na batas po na nagawa po ni Senator Bam, aside po sa libreng kolehiyo, ay ang ating Go Negosyo Act, yung mga pagtatayo ng mga negosyo center sa iba't ibang parte po ng bansa. At doon po kami tumulong, nakipag-ugnayan po kami sa DTI at umikot po kami para po tuklasin ang mga iba't ibang mga produkto po ng ating bansa at kung paano po matulungan ang ating mga micro, small and medium enterprises. Noong 2019, nagsimula po ako sa opisina po or under the administration po of Mayor Joy Belmonte as the youngest department head po in Quezon City. Nag-start po ako noong 27 years old at tumanda na po ako dito. Ngayon po ay 32 na po ako at na-enjoy ko po ang ating pagtuklas ng mga iba't ibang produkto lalo na po sa Quezon City kasi po ang Quezon City, as alam niyo naman po, ang pinakamalaking syudad sa buong bansa. May halos 3.2 million po ang population po namin at hindi lang po ito isang syudad, ito ay highly urbanized. So iba't ibang produkto po ang nakikita po namin dito at madami po talaga ang mga negosyante dito. Kaya po dinevote ko na po ang aking buhay sa pagtulong po sa pagdevelop ng ating mga maliliit na mga negosyante. Sa inyong karanasan ba, Ma'am Mona, ang Quezon City in particular, dahil we have 3.2 million, sabi mo nga, and this is a highly urbanized city, no, sa within Metro Manila. So, do you have any idea kung ilan ang mga negosyante dito sa Quezon City? So, sa Quezon City po, may over 70,000 po tayo na registered businesses. So, ang ibig sabihin po nun, sila po ay mga apply po ng ating mga permit dito po sa City Hall, sa barangay, etc. Pero tinututukan po ng aming opisina ay yung mga unregistered or yung mga informal. Kasi po, gusto po namin na
in the end, maging rehistrado po sila. So, alam naman po natin, hindi lang naman po sa Quezon City, marami po talagang yung mga informal workers, mga informal businesses. Kaya po, yung mga programa po namin, doon po nakatutok sa mga sector po na yon na hindi po, or kailangan po ng extra na push para po maging rehistrado po sila. So, in-estimate po siguro namin another 50,000 businesses na hindi pa po registered na nag-ooperate po every day. Malaking ano to ha, from 70 ang registered businesses. Syempre may ano yan, may paper trail kasi nga nagpapalihislo sa either sa DTI o mismo sa business plan, yes, apply ng business permit yearly sa local government ng Quezon City. Pero when we talk of unregistered or informal businesses, which is around 50, malaki to, ma'am. And kung titignan natin kung magbabayad sila ng mga business permit, ang laki rin palang nawawala sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, di ba? Yes po, ma'am. Actually, more than that pa nga. Ang estimate lang po yung 50K. But kung nakikita po natin, pag nag-iikot po tayo sa syudad, marami po talaga yung mga nagsasarado ngayon, tas bukas-bukas na ulit, yung mga ganun po na type of businesses. Yung sa amin po, goal po namin is matulungan po sila na masustain ang kanilang mga businesses. Kahit maliit naman po yan. Kasi po, sa 70,000 na registered businesses, 92% po dun ay mga micro and small. Actually, hindi po yung large yung nagko-comprise po nun. At nagpapatakbo po talaga sa ekonomiya ng ating syudad ay yung mga maliliit na negosyante na bumibili sa mga malalaking mga supermarket, grocery para po magka-stock po yung kanilang mga negosyo. So, doon po umiikot talaga yung ekonomiya po ng ating syudad. Mm-hmm. Nako, at tamang-tama dahil ikaw ay ang head ngayon, no, ng Quezon City Small Business and Cooperatives Development Promotion Office. So ano ba yung layunin ng pagkakatatag ng inyong opisina para sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, particularly sa inyong mga residente, Ma'am Silly? So, ang Quezon City Small Business Cooperative Development and Promotions Office po ay isang opisina na itatag noong 2014. Actually, si Mayor, nung Vice Mayor pa po siya, siya po ang nagpasa po nito nung nasa legislatura pa po siya. Pero na-implement lang po talaga nung 2019 nung pumasok na po siya as Mayor. So, ang office ko, ang haba po ng pangalan, Small Business Cooperative Development and Promotions Office. Pero ang sinasabi ko po, kung gaano kahaba, ganun din po kalaki yung sektor na tinutulungan po ng aming office. So particularly po, ang pinutulungan po ng aming opisina ay ang mga micro entrepreneurs, kasama na po yan yung mga tinatawag po nating nano entrepreneurs. So ang micro po, 3 million and below po yan ang capitalization. Pero may mga mas maliliit pa po sa kanila, ang tawag po nila ay nano entrepreneurs. At ito po ay dinedefine namin as 50,000 and below. So meron po tayong makikita na maraming nano, yung mga nagtatayo ng sari-sari store sa bahay, mga karinderya, etc. At small enterprises din, under din po yan sa aming opisina. At of course, ang mga kooperatiba. So, ang Quezon City din po, ang pinakamalaking syudad na may cooperative sector, given the population, kailangan po mag-match siya. So, we have over 500 registered cooperatives po in Quezon City alone. And marami pa pong gusto magtayo. So, yung main sectors po na yun, yun po ang aming mga beneficiary sa aming mga iba't ibang mga programa. Ano naman po ang mga programa at proyekto na inyong ibinibigay para sa mga taga-QC? So sa office po namin may tatlong ano po kabe, parang may tatlong konsepto na we call 3 M's. So aside from Mona, kasi M po ako, meron po tayong mentorship, market, and money. So ito po, similar po ito kung paano po nagtatrabaho po ang DTI. Meron din po silang ganitong konsepto. So para po kaming local na DTI actually. At kami lang ata na LGU yung merong departamento na nakatutok po sa mga micro, small enterprises and cooperatives. So yung 3 M's po na yun, magsisimula po tayo sa mentorship. So ano po ba ang mentorship? Ito po yung mga training, yung mga pinagdadaanan po ng ating mga negosyante para po madagdagan ang kanilang kaalaman sa pagnenegosyo. So, sa office po namin, nagbibigay po kami ng libreng training po halos every month. Marami po kaming mga partners na nakikipag-partner sa amin para po yung mga services po nila at yung mga knowledge pwede po nila i-share sa ating entrepreneurs. Ano pong mga example po ng training na to? So, yung typical po na entrepreneurial mindset,
yung financial literacy, yung mga ganun po. Pero meron din tayong mga additional training na mga medyo specialized, katulad po ng mga digital marketing, mga social media, etc. So marami pong mga iba't ibang training na binibigay po ang aming opisina na pwede pong i-avail ng ating mga negosyante. Yung pangalawang M naman po ay market. So sa market naman po, dito po namin linilink yung ating mga entrepreneurs sa mga customer. So paano po namin ginagawa po yan ay nagbibigay po kami ng libreng space para po makapagbenta ang ating mga negosyante. So dito po usually yan sa City Hall ginagawa, lalo na pag food. At nagtatap din po kami ng mga iba't ibang malls para po sa mga non-food naman na ating mga negosyo. So parang ngayon po, meron po kami sa baba, ang tawag po nito ay ang QC Fresh Market in partnership with Kadiwa as well. So every payday po ito nangyayari dito sa City Hall kung saan po meron po tayong mga merchants na mga local QC vendors. Dito po sila nagbebenta ng mga prutas, gulay, mga iba't ibang pagkain. Meron din po tayong isang programa, ang tawag po nito ay ang Pop QC or ang Proudly Original Product of Quezon City. Ang programa po ito, layunin po nila ay mahasa at ma-discover ang iba't ibang mga produkto po sa Quezon City. Kasi po, Ma'am Cathy, pagtanungin kita, ano po ba ang produkto ng QC? Medyo wala pong pumapasok po, diba? Pero pag sinabi ko, ano pong produkto ng Cebu? Ayan, lechon, chicharon, yes. Mga ganyan. So, dito po sa Quezon City, hindi po kami naniniwala sa kasabihan na one town, one product. Mm-hmm. Kami po ay OTAP or One Town All Products kasi po nare-recognize po namin na ang Quezon City ay isang melting pot ng iba't ibang mga regional cultures natin sa iba't ibang parte ng bansa. At ina-accept po namin yan at basta po dito ka na nakatira, kahit po ako, taga Cebu po ako pero dito nakatira. Ano po siya, basta may produkto ka pong ginawa dito sa QC, pasok ka po sa Proudly Original Product of Quezon City. So dito po, priority po sila pag naging member ka po sa Pop QC, priority po sila sa ating training at sa ating mga bazaar. Libre po yan lahat. Just to share din po with you, last year, nakapag-conduct kami ng 17 bazaars at kinita po ng ating merchants ay 24 million doon sa 17 bazaars na yan. At yung panghuling M, ito pa ang pinaka-importanting M, ito po ay money. So, meron po tayong flagship program ng aming opisina. Ito po ay ang pangkabuhayang QC. So, na-launch po ito ng 2021, yung kasagsagan po ng ating pandemya. At nagsimula po ito bilang isang economic recovery program. So, nag-cater po kami sa mga nawala ng trabaho, sa mga solo parent, PWD, yung mga umuwi po mula sa ibang bansa, mga OFW, at sa ating mga maliliit na negosyante na nalugi nung pandemic. So, nagbibigay po kami ng capital assistance ng 10 to 20,000 pesos. At ito po ay hindi loan, ito ay grant na binibigay po ng ating gobyerno para po sa ating mga entrepreneurs dito sa QC. At ngayon, since 2021, ordinance na po itong pangkabuhayang QC. Kaya po every year, nagbubukas po kami ng programa na ito. At as of today, meron na po tayong over 53,000 beneficiaries po ng ating pangkabuhayang QC. Wow. So yun po yung pinaka-main po namin ng mga programs. Nakatahi po yan sa ilang lahat. Yung tatlong M na po yan, nakatahi po siya. Oo. Nako, napakarami na pala ng natulungan ninyo, no? Kaya natutuwa ako. Actually, nagkaroon nga po ako ng isa sa mga patunay, no? Na mga kakilala ko at kamag-anak na natulungan talaga ng pangkabuhayan na QC, no? Na program. Isa yung isang reporter na kung saan ay meron siyang laundry shop somewhere in Cubao, at natulungan niyo siya. At tuwa talaga siya dahil during that time, kumbaga na isarado yung kanyang nasarado. Pero dahil sa tulong ng Quezon City, ng lokal na pamahalaan ng Quezon City, ay nakaagapay siya at ngayon ay talagang buhay na buhay at nabuhay talaga dahil sa tulong ng pangkabuhayan QC. Pangalawa, ay ako mismo, saksi ako dun sa tulong na ibinigay nyo rin mismo sa aking anak.
na babae na kung saan ay nag-online na selling siya, no, sa pamamagitan ng mga app na katulad ng Lazada at Shopee. At saksi ako kung paano nga bago nyo pinagkalooban ng tulong pinansyal ay dumaan muna talaga sa mga training. At nakita ko ang kaibahan, no, dahil mula dun sa simpleng interesado siya sa mga online selling na ginagawa niya, mas technical siyang equipped ngayon. Mas marami na siyang naipapaliwanag sa akin na natutunan niya at how to manage yung tawag nga natin ay, sabi mo nga kanina, ay financial literacy, no? At ang digital marketing using the social media. At ako talaga, saksi ako at I'm sure, sigurado ako, etong 53,000 beneficiaries na natulungan ninyo ay nanganak at nanganak ito, sigurado ako, di ba? At pero syempre, marami pa rin sa ating mga kababayan ngayon, lalo na sa taga Quezon City, dahil ako po ay talagang taga Quezon City, no? At dyan ako sa barangay Payata sa District 2. Pero para sa kaalaman lang din ng ating mga kababayan na naninirahan sa lungsod ng Quezon, paano ba pwede nilang pakinabangan ang inyong mga programa? Ano yung unang hakbang o kwalifikasyon na kailangan nilang taglay para mapakinabangan nila ang programa ng inyong departamento, Ma'am Silin? So kung specific po tayo muna sa pangkabuhayang QC, kung paano po i-avail ng ating mga residents, apat lang po ang pinaka-main requirement ng pangkabuhayang QC. Ito po ay unang-una ang Quezon City ID. Important po yun kasi fully online na po kasi ang aming proseso, except for pag-interview po, kailangan face-to-face po talaga siya. In fact, ngayon po may interviews po kami sa District 2 ngayon, nagsimula po ngayon. So yan yung so QC ID, other government ID, kailangan din po namin ng isa pang patunay. Alam mo naman sa ating bansa, pag kumuha ka ng ID, kailangan mo pa ng dalawa. So, pang ano lang po yun, pang panigurado lang po yung other government ID. Pangatlo po, yung business plan. Itong business plan ay matatagpuan. Pag bago po kayo mag-apply ng pangkabuhayan, meron pong download link at may template po kaming pinoprovide. So, sa business plan po, huwag po kayong matakot kasi hindi naman po siya ganun kahirap. Kailangan nyo lang po ilista, halimbawa kung ano yung mga gagawin nyo or bibilhin nyo gamit yung pera at ano po ang kung alam nyo po aware ko kayo sa target market po ninyo. So may tanong lang po doon, sino ang pagbebentahan nyo? For example po, ako isang karinderya. Ang isasagot ko po doon ay mga estudyante, mga construction worker. At least po may awareness or alam po namin dito sa office na aware ka po, hindi lang po nagbebenta kahit sino but may awareness po siya sa customer base po nila. So, yun lang po yung pangatlo. Ang pang-apat po ay isang category requirement. So, yung category requirement, nag-iiba po ito per category. So, meron po tayong limang category. So, number one po, ang micro-entrepreneur. So, ito po yung mga meron na po mga negosyo. So kung may sari-sari store ka na, may laundry, may karinderya, dapat po at least may barangay business permit po kayo. Hindi po namin nire-require na mayor's permit po agad. At least barangay po, rehistrado po kayo doon. Pangalawang kategory po ay ating mga OFW. Ang OFW naman po, meron po tayong partner dito, si Peso Office po namin. Kasi sa QC po, meron po tayong Migrant Resource Center kung saan yung mga OFWs po, pag umuwi na po sila at gusto po nila ng panimulang puhunan, pwede po nila or mga ibang mga services, pwede silang pumunta sa Peso namin at manghingi po ng endorsement doon. So, yun po ang OFW. Ang solo parents naman po, unemployed, dapat lang po may certificate po kayo na solo parent po kayo mula po sa aming social services department. At yung pang-apat po na ating na category, ito po, open po ito sa mga lahat na nakakapag-complete ng mga iba't ibang entrepreneurship training. Katulad po ng TESDA. Alam ko po marami po sigurong nakikinig po dito na nakatapos ng NC2 na TESDA, at least 16 hours and above, pwede niyo po ipakita ang inyong mga certificate at makaka-avail na po kayo ng pangkabuhayang QC. Nako, kahit po pala ano no, kung hindi ka man pasok doon sa tatlong kategorya, micro, OFW, solo parent, no?
pwede ka pala din dito sa ano, kung meron Completers of Entrepreneurship. Meron pa po isa pala, PWD pala, Persons with Disability. So, ito po, ipapakita niyo lang po yung inyong PWD ID po mula po sa ating PDAO office. So, yun po yung category. So, ulitin ko po, micro-entrepreneur, PWD, unemployed solo parent, OFW. Ang kagandahan po sa OFW, Ms. Cathy, ay hindi lang po ang OFW, kundi pwede din po ang kanilang family member. So, halimbawa, kung yung OFW ay babalik sa ibang bansa, pwede po sila mag-nominate ng family member na pwede po mag-apply sa ating pangkabuhayan. At yung ang pang last po na training na category ay completers of entrepreneurship training. So sa aming opisina po, nagbibigay po kami ng mga training sa mga wala pa talagang negosyo, kaya doon po nila nakakuha, doon po sila nakakuha ng pangkabuhayan kasi po they undergo our training. Nako, ang dami pa lang pagkakataon na no, at talagang tiniyak, parang pakiramdam ko no, sa nakikita ko sa inyo, tiniyak talaga ng inyong departamento, ng inyong opisina, no, Ma'am Celine, na lahat ay makikater ninyo, no? At malaking bagay ito, definitely. Pero siguro yung isa kong, yung kasunod kong katanungan ay parang sinagot mo na rin eh, no? Kung paano kung wala pang karanasan sa pagnegosyo pero nais magsimula. Well, of course, ito nga yung Completers Entrepreneurship Training. At sigurado ko marami sa mga kababayan natin mula sa QC ang pasok sa ganitong kategorya, no? Pero paano nyo ba tinitiyak na ang programa ninyo ay aabot at makikinabang ang mga mahihirap o mga walang tinapos pero desididong magkaroon ng negosyo? Ito ba, sila ba ay pinupuntahan nyo sa bawat barangay? Nakikipagdao pampalad ba kayo sa mga opisyal ng barangay? Kasi minsan ang isa po sa nagiging problema pagka diretso lang sa barangay, minsan kumaganak incorporated, kakakilala ko incorporated, paano nyo po natitiyak na pati yung mga walang koneksyon, walang kamag-anak na mga opisyal sa ating lokal na pamahalaan ay maabot nyo rin po na tulong? So, bago ko po sagutin po yung tanong na yan, tinitiyak po namin yung aming mga programa bago pa namin iniisip ay dapat po talaga sa isang sa mga sector po na gusto po namin tulungan, naka-assign po talaga siya doon. Or bago pa namin dinevelop yung program, we made sure na accessible po siya sa kahit sino man at hindi lang po sasabi mo nga sa mga kamag-anak incorporated. So kami po, very heavy po kami on social media kasi given the trend, ito na po talaga ang isang way to really disseminate information, verified information. So nag-promote po kami sa barangay pero sa social media po, sa Facebook, medyo malaki po yung base namin at doon na po siya kumakalat actually pag nagsishare yung mga iba't ibang mga members at mga ibang nagla-like po. So very heavy po kami on social media pero sa ngayon po it's either word of mouth through the barangay or sa mga caravans po natin na ginagawa po ng ating government, ng ating QC government, doon po namin pinopromote. At ano po, yun po, mukhang mas nag-spread naman po talaga siya kasi we made sure po na every district, hindi man lang every barangay kasi yung ibang barangay naman po, hindi naman, medyo affluent naman yung mga barangay. But mostly po na mga barangay, lalo na po sa District 2, sa distrito niyo po, doon po ang pinakamadami po nag-a-apply sa Payata, sa Bagong Silangan, sa Commonwealth, yun po ang pinaka-top natin ng mga barangay. So it's really word of mouth and social media po. Very effective yan, Ma'am Celine, no? Talagang ano, hindi ko pa nasubukan kasi yung social media pagdating sa tawag dito sa inyong tanggapan, but ang PDAO, well, very reactive sila, very responsive. Ngayon, sa ganyan ba may naka-assign sa inyo sa mga sa social media account ninyo, Ma'am Celine? At ano ang yes, official account ng inyong tanggapan, Ma'am Celine? Po. Yung aming social media po, Facebook page ay QC Small Business Cooperatives Development and Promotions Office. Pag i-type niyo po ang QC Small Business, lalabas na po 'yan. So hindi na po kailangan i-type yung mahaba.
Very ano po ako, very particular po ako sa Facebook page or sa mga pinopost po namin. Hindi po siya yung, alam mo yun po yung typical na government na post na medyo boring, mga ganun. Sa amin po, ano po talaga, kung makita niyo po yung Facebook page namin. Kaya po, I think isa po kami sa mga pinakamaraming likes na isang department sa QC government na Facebook. Kasi nga, very interactive po. May naka-assign po ako ng mga sumasagot. May naka-assign po ako palagi. Ako po mismo, binabasa ko po palagi yung mga post na mga tao kung may mga questions. Tapos, meron po kaming team that really handles. And meron din po kaming social media calendar kung saan nasa-schedule po talaga namin. Very professional po ang aming sistema po dito. Na kahit yung post for Sunday, nakasched na po yun. At very consistent po. Kasi yun naman po yung key in posting in social media. Lalo, especially now po, di ba, yung mga TikTok influencers. Yes. Nagiging influencer sila kasi consistent po sila sa posting. Kaya yun din po yung concept na hinihiram ko po sa kanila is being consistent with your posting. And being ano din, making the information interesting and dapat clear po talaga siya. Mm-hmm. Ma'am, bakit po may mga sitwasyon? Ito ay tanong lang naman din ng iba nating mga na nagko-comment no sa ibang mga programa po natin, pero meron daw pong mga naging karanasan sila na matapos daw aprubahan ang tulong pinansyal, particularly dito sa pangkamuhayan, ay at nasabi yung aprubadong halaga, pero kapag kukunin na raw ay lumiliit ang tulong pinansyal. Nangyayari po ba to, at kung nangyayari po ito, ano po ang rason? Hindi po yan nangyayari. Number one, kasi hindi po kami ang humahawak po ng pera. Kami po ay dumadaan po sa tama. Ang Treasury Department po ang nagdi-disburse po ng pera. Kami po ay application, screening, monitoring, interviewing po lamang. So, meron po kaming proseso kung saan po dinedetermine po kasi namin yung sa business plan po. Kung gaano ka-feasible, kung ang effort din po ng tao, kasi may mga ibang plan po talaga, wala pong effort. So, ano lang po yan, tatlong choices lang po yan, 10, 15, or 20. Pag 20 po, binibigay naman po talaga namin sa mga deserving, makikita naman po sa business plan. So, naka-trained naman po ang ating mga screeners po doon. So, hindi ko po alam kung saang programa po yan nangyayari, pero po, sa pangkabuhayang QC, hindi po nangyayari yan. Kung nasabi po, kasi nalalaman naman po nila yung amount sa dulo na po eh, hindi naman po namin sinasabi na, example, sa interview, hindi naman po namin sinasabi, ikaw 10,000 ka. Usually po, later na po yan sa interview, sa payout na po yan nilalaman. So, hindi ko po alam kung saan po yung concern po galing. Okay. Thank you, ma'am, for answering that. May mga datos po ba kayo na mga matatagumpay o matagumpay na nagnegosyo na mula talaga sa wala? Kasi nga, di ba, lalo na ngayon, meron po kayong tinatawag natin na Completers Entrepreneurship Program. So, totally wala talaga silang alam sa pagnenegosyo. Pero naging matagumpay at nagpatuloy ang operasyon sa kanilang pagnenegosyo. Ma'am, sige. So, meron yung completers po, kasi bagong category lang po yan. So, magmo-monitor pa lang po kami kung ano yung status po nila. Pero yung sa previous po na mga beneficiaries po natin, meron po kaming marami po kaming story, pero ikukwento ko siguro mga tatlo. Yung una po si Josh Ed Food Store. Ito po ay, kung nakikita niyo po, nag-viral po ito sa TikTok. Yung parang halo-halo na may cheesecake, na may milk tea, parang ganun. So, dinidisplay niya na po yung mga sangkap ng halo-halo, tapos pag order mo dun na niya gagawin. Si Josh po, actually nagsimula siya, naging volunteer po siya namin sa office nung pandemic, nung nag-fresh market po kami sa iba't ibang barangay. Tapos through mga mutual friends dun sa mga staff ko, nakapag-join siya kasi yung parang in-law, mother-in-law po ata niya is merchant po namin dati, gumagawa ng mga shake. So ang ginawa po ni Josh, nag-isip po sila ng partner niya ng isang produkto na kakaiba, kaya po nabuhay ang Josh Ed Food Store. Nag-apply po sila sa pangkabuhayan at nag-join po sila sa aming mga bazaar, tapos palagi po silang top seller. Parang pinipilahan po kasi magaling din yung style niya kasi binabuy one take one niya yung kanyang mga produkto. So ngayon po, kakabukas lang niya, actually a few months ago, ng kanyang store sa Maginhawa.
Sa Maginhawa Street po talaga, hindi po sa mga tago-tagong area. So nandun siya sa main area at hindi po ito pop-up or hindi po ito stall. Ito ay isang parang cafe na po talaga. So yun po si Josh, ang isa naming very successful story. At pag dumadaan po ako sa Maginhawa, ang haba po ng pila sa labas kasi ang dami nagpapadeliver, lalo na po sa init na panahon. Yung another story po na favorite ko po ay si ano si Marisa ng Marisa Fernandez po, taga Barangay Batasan. Siya po ay gumagawa ng tupig, yung galing po sa norte, yung parang binabalot tapos iniihaw sa harap mo. Ang ginawa po niya, nag-apply po siya para maging part ng aming summer food bazaar last year at nagbenta po siya dito sa City Hall. At nag-join siya ng iba't ibang bazaar na may bayad. At nung last year, kinita po niya almost ₱1,000,000. Wow. Dahil po, palagi po siyang pinupuntahan dito kasi naging favorite po ang kanyang tupig. Kasi mura, tapos masarap pa. So, tapos mayroong pwesto po ata sa Batasan, tsaka yung malapit po dun sa may footbridge. So, yan po si Marisa. Gusto ko po yung story niya kasi nung time na nag-apply po siya ng food bazaar ay walang-wala na po talaga siya, almost magi-give up na siya, tapos may inaalagaan pa siyang nanay na may sakit. So very inspiring po ang story ni Ate Marisa. Yung pangatlo naman po, taga Barangay Batasan din, si Everly Aguilar. Siya po ay may-ari ng Simot Sarap Chicken Wings. Baka nakita niyo na po, nasa IBP Road po siya. Siya po ay displaced worker. She used to work for a fast food chain. Sila ng kanyang partner. Tapos, nung pandemic, nawalan sila ng trabaho. So, they decided to do their own chicken business. Tapos, later po na nakilala siya, sumali siya sa Ugbo, sa Batasan. Sumali din po siya dito sa Summer Food Bazaar. At ngayon po, may 17 employees na po siya. At nagbuka siya ng bagong branch last year sa IBP Road. So, at siya din po, nakapanalo po siya kasi sumali siya sa aming isang training. Kasama po ang US Embassy. Siya po ang top na nanalo po doon sa competition na yon. So, binigyan po siya ng pandagdag puhunan po ng ating US Embassy. So, yun po yung mga stories po na yun. Yun yung mga favorite stories ko po. Na hindi lang po sa pangkabuhayan, kundi sa lahat ng programa po na pagdaanan po nila. At doon po natin nakikita yung tahi po ng ating mga programs. Nakakatuwa namang malaman, and sigurado ako mas marami pang mga kwento na hindi pa natin nalalaman, ano, at malay mo dumating tayo sa pagkakataon na talagang i-feature natin yung mga mula sa wala, talagang from rags to riches, ika nga na kwento ng buhay pagnenegosyo. Anyway, gusto ko lang din malaman kung patuloy niyo bang tinutulungan ang mga maliliit na negosyante o kooperatiba sa QC. Kung oo, sa paanong paraan po ito, Ma'am Celine? Meron po kaming follow-up programs. Halimbawa po, kung nakapag-start ka na sa PopQC or sa pangkabuhayan, pag gusto mo po mas further yung inyong knowledge or mas lumaki ang inyong negosyo, meron po kaming program. Ito po ay ang Q-Certified Program. So, Q tapos Certified, so QC. Ito pong programa na to, kapartner po namin ang DOST, ang ating FDA, at ang PUP. Medyo mas advanced program po ito. Ang tawag po namin itong program ay Roadmap. So, may roadmap po siya. Iba't ibang klaseng training, may food safety, food processing, product labeling, meron din po. Tsaka yung sa FDA registration, kasama na din po yun. So, mas specialized training at mas focus po siya sa mga particular na mga businesses na gusto po mag-export or mag-expand ng kanyang negosyo. So, itong Q-Certified program, this year lang po namin siya may implement at tuloy-tuloy na po yung ating ibang training. May around 20 po kami na mga entrepreneurs na pinagdadaanan po ngayon yung training. At sana po sa dulo po ng kanilang training is makapasa sila sa mga regulation, makakuha po sila ng FDA. At kung kailangan pa nila ng extra tulong, meron po kaming scale-up fund. So meron kaming mabibigay na at minimum 100,000 po sa mga kailangan pa po ng tulong sa testing, sa facility, kasi mahal po at it will really incur mga costs. So doon po namin
parang sinasabi po namin na hindi lang po sa pangkabuhayan, kundi kung porsigido ka talaga na mag-expand yung kanyang business, meron po kaming mga ibang mechanisms kung paano po kayo tulungan. Nako, nakakatuwa pong malaman yan. Pero bago po tayo tuluyang magpinit ng ating palatuntunan at ibigay ko ang huling katanungan, ay gusto ko lang balikan yung pong tinatawag po nating Proudly Original Product QC. Paano po ba maging membro po nito, Ma'am Sihin? So kung kayo po ay may produkto or pagkain na gawa po ninyo dito sa QC, pwede po kayong mag-register lang sa aming link na sa Facebook page po namin yon para po maging part na po kayo sa Pop QC at sa susunod po na mga bazaars po namin, kayo ay mapipili. Ang kaibahan po kasi, Ma'am Kathy, sa mga bazaars po namin, hindi po siya parang first come first serve. Ito po ay curated. For example, meron po tayong Women's Month Bazaar sa Gateway last month. Ginawa po namin nun, kinurate po namin, of course, mga women entrepreneurs po siya. Iba't ibang mga produkto at hindi po namin sinasali like yung madaming, for example, may chili garlic na, may chili garlic pa yung isa. Parang hindi po, curated po talaga siya, hindi po siya kahit ano na lang kung sinong nauna mag-apply. So, mag-register lang po sa PopQC at pwede din po kayo mag-message po sa aming page or pumunta po sa City Hall kung may time po kayo para po makita po namin inyong produkto at matikman po namin kung pagkain po yan. So, yun po, that's how we discovered. Sometimes, ganun po talaga yung pag-discover namin. Either pumupunta sila dito or nami-meet ko po sila sa mga ibang bazaars na hindi po namin na-organize kasi mahilig po ako mag-ikot. Hindi lang po dito sa QC, kundi sa ibang syudad. Kasi may natutuklasan po ako ng mga, ay, QC, pa, QC ka pala. So yun po, ganun lang po yung way ko kung paano po mag-ano ng Pop QC. Makakatuwa, no? Dahil masasabi kong tagumpay ang iyong servisyo publiko sa taong bayan, ano? Particularly sa mga taga-lunsod ng Quezon. At talagang ang iyong pagnanais na makatulong, no, na umapaulad ang kanilang buhay at kabuhayan, no, ay talagang nagaganap dahil sa iyong mga programa at sa kasipagan mo rin, Ma'am Celine. Alam mo, minsan sa isang leader o sa isang serbisyo publiko, kumbaga napakahalaga nung tinatawag nating hindi lang common sense kundi yung creativity, kung paano mo ipasa sa katuparan at matitiyak na ang mga serbisyo ng pamahalaan ay maipaparating mo hanggang sa pinakahuli-huling, ano, pinakamababa o pinakamaliit na mamamayan ng ating kalugar, no? At hopefully, magtuloy-tuloy ito, Ma'am Celine. At kung may nais ka pang ibahagi sa amin na impormasyon na hindi ko naitanong sa'yo, baka may mga activities kayo sa inyong tanggapan, maaari mong ibigay sa huling pagkakataon, Ma'am Celine. Yeah. So, para po sa lahat ng mga negosyante po sa Quezon City, lalo na po yung mga nagsisimula pa lang or yung gusto pong magsimula ng kanilang mga negosyo or kung may mga produkto na po kayo, open po ang aming office every week, every day, well, except for weekends. At pwede po kayo mag-message sa aming Facebook page. I-like nyo po ang QC, Small Business Cooperative Development and Promotions Office. Doon po namin ina-announce yung aming mga events, mga training, at kung ano-ano pang mga activities po na hinahandog po namin sa ating mga Q citizens. I-promote ko lang po na every weekend, meron po tayong Pop QC Mercadillo sa Quezon Memorial Circle. Mga pagkain po na pwede nyo pong i-enjoy sa murang halaga kasama po ang inyong mga pamilya. Every weekend po ito sa Elevated Garden. At i-like nyo lang po yung page kasi meron po kami mga upcoming activities po in the next few months. So salamat po Miss Kathy sa pag-imbita po sa inyong show at sana po mas marami po kaming matanggap or ma-discover at matuklasin na ano na mga negosyante po. Thank you so much at hanggang sa muli, Ma'am Celine, maraming salamat po sa panahon na inyo pong ipinagkaloob sa palatuntunang ito at sa inyong lingkod. Thank you so much. Okay, inyo pong napanood ang ating magandang panauhin na si Ma'am Celine Yap, no, ng Quezon City Local Government. Yan po ang hepe ng Quezon City Small Business and Cooperatives Development Promotion Office. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong nakasama sa loob po ng isang oras. Sa susunod na pagtatanghal, magandang
hapon po sa inyong lahat. Tinapayan Festival is the house of bread. Tinapay ay anong sarap, pumiinis the best. Lahat dito ng tinapay ay hahanapin tunay. Tinapayan Festival is the house of bread ninyo. Is the house of bread ninyo. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay. Araw ang digmaan. Umagat gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patotoo ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun ka gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat at Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, nako, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kuto, Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati naragatan nak nga maturog tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
Nibubot Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo di nagtumara, kiti inyon advance, talaga mariknak, iti bagik nga mayat. Mayat tipan naturog ko, kain pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi di nagtumara, kiti inyon advance, isumutan si mayat tipan naturog ko. Sungan o kaya't yung mayat tipan ipumiksa, kain mayat tipan naturog na, agtumar kayo, ti inyon advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Bata po ako, may asma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asma, Immune Advance na lang po yung inumin niyo. Ako nga po pala si Casey Petty Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drug stores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hill Spa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hill Spa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hill Spa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa muli.